Sam, I was just telling the guys in the dressing room, sabi ko, ano, hindi ko malilimutan talaga yun kasi I hosted her wedding and that was a lovely experience. Oh, thank and you. And that was how long ago? 2002. December of 2002. Diba? About 16 years ago. 16 now. Yeah, 16 years ago. Now. At alam nating lahat, Sam, that you have a lot of choices. You've yeah. had a lot of choices. In the last 16 years, marami. But what we saw is you stuck it out with being an actor. Bakit? Yes. Bakit? Siguro kasi yung nature ko, I'm a very creative person din talaga. Plus, I consider yung work ko, I treat it like my playground. And it's also sort of a, parang sort of an escape. Maybe because of how I grew up when I was a child. Don't get me wrong, I had a, you know, a good childhood. Lumaki ako sa, lahat kami, magkakapatid, lumaki kami sa palo. Hindi pa kasi po bawal yon noon. So, so yung paggawa ng pelikula, yung creativity mo, was escape? Yes, yes. Uh-oh. Kasi ano eh, you know, ang mga magulang ko, even if they were not, you know, they're not perfect, mga tao lang din, and I love them very much. It's just that, yung ibang generasyon. Oh, yung discipline talaga, di ba? Yun yung kinalakihan nila na kailangan ang anak pinapalo, yung ganon. Kailangan pag matigas ang ulo. I mean, Sam, how bad was that? How bad was the palo? medyo pretty bad. Both my parents, ha? Right. Kasi minsan napapag-usapan pa yun na namin ng nanay ko, eh, na ganyan. Yung, ano lang, hindi naman, with no bitterness at all, na parang, eh, kayo naman kasi, Diyos ko naman, ang titigas din naman ng ulo nyo nung araw. Grabe din yung mga sungay namin. Which is true, eh, bata nga kasi. And you didn't take this against your parents? No, hindi naman. Bakit hindi ka bitter? Bakit buo ka? Bakit naunawaan mo sila? Kasi mabubuti talaga silang tao. At the end of the day, they're good people. And I also had to learn na, wala, lahat naman talaga ng bagay ay may pros and cons. What did you learn from this experience? Ngayon na magulang ka na, ngayon na asawa ka na, anong natutunan mo dito? Importante talaga na merong open communication with the kids. Huwag mo sila masyadong i-criticize, huwag mo sila masyadong i-down. Nakaka-affect talaga sa kanila yon. Yung pa pwede mong sa pagsabihan, I'm not saying na palakihin mo sila na spoiled. Kasi mga anak ko naman, di naman sila spoiled eh. But I want them to have the confidence, yung tiwala sa sarili na, hindi, ano ko, kaya ko to. At alam ko nandyan yung mga magulang ko. You do a lot of conversations. Me. You do a lot of talking. Always. My kids are very open with me. Sinabi ko naman, I want to be their best friend. So, yun. Kaya very close. Mas at kahit kailan, hindi ka namalo? Never. Tonight.